Balinan Sano. Magandang tanghali mga sano. Nandito tayo ngayon sa Sikatuna Dam, Sikatuna, Kalibun, Bohol. O ito, ito yung dam ng Sikatuna. May ilang 100 hectares yung sinusuplayan nito. Dito ang lalim nito eh. Malalim ito masyado. Tumdolta dito. Lalapit tayo. Ito yung nag-irrigate ng ilang daang hektarya ng sakahan palay. Doon sa ibaba, maraming barangay ang sinusuplayan nito. Itong Sikatuna Dam. Ang nasasakupan nito na submerge ay yung Sikatuna at saka barangay. Itong barangay na doon? Di? Samura. Maraming asakan saka barangay Samura at barangay may San Agustin pa yata. Kasi paano ito eh, kung saan-saan pumapasok ito yung mga tributary na ano, yung sasakahan at ano ng tubig ba, mga lupain, yung mga palayan sa una, tapos nag-submerge. Yung binayaran lang ng gobyerno ng NIA, National Irrigation, para makapag-supply ng tubig doon sa mga sakahan. Kasi rainfield kasi dito dati noon eh. Ngayon, maginhawa na yung mga tao kasi makakatiyak na sila na makaharvest. Makaharvest sa kanilang pananim dahil may tubig na sila na nakaready dito sa dam. Oo, doon mayroong mga fish kids doon. Mga tilapia. Na marami din mga seals dito. Mga talaba. Parang talaba. Bago pa lang ito kasi nung nagtag-init, parang natuyo ito eh. Pero hindi naman lahat. Mayroong mga tubig na natira. Kaso lang mababaw. Ngayon, umano naman yung umangat naman yung tubig. Kung ilang meters yan. Doon sa pinakabukana. Sa intake. Intake ang tawag doon eh. Yung labasan ng tubig. Yung palabas. Yun ang parte na pinakamalalim dito. Sa dam na ito. Awan ko kung ilang ektarya, hindi ko lang alam kung alam ilang ektarya ito. Pero ita, isa ito sa pinakamalaking dam dito sa Bohol. Mayroon pa yung Capayas Dam, yung Mother Dam ng San Pascual, Ubay Bohol, Pilar Dam, Bayungan Dam. Yun talaga ang pinakamalaki, yung Bayungan Dam. Mayroon namang dam na maliliit pero parang mini dam lang yon, hindi yung gaanong ano, parang pang suporta lang ba, pang backup. Ang maganda dito sa Bayungan Dam kasi doon sa bandang itaas, pag umapo na yung tubig, nire-release nila, pinapunta dito sa Pilar Dam. Tapos pag puno naman yung Pilar Dam, pinapunta naman nila ito sa Bayo, sa ano, Capayas Dam. Parang tatlong dam na sunod-sunod eh. Kaya hindi masasayang yung tubig. Napupunta talaga sa mga palayan, sa mga sakahan. Maganda yung mga ideya ng mga engineers ba? Ano ito eh, project ito ng JICA eh. Japanese International Cooperation Agency. At saka Philippines. Bohol Highway BHIP Integrated Project. Yung project ng Bohol Irrigation at saka yung mga kalsada, tulay, ginagawa ng mga Hapon. O yung mga puno na yan, mga niyog yan, yung mga kahoy, nagsasardines na kasi sakahan to nung una. Malayo, malayo pa yung dulo doon, yung pinakabukana outlet. Pero sabi nila, kasi noon, nung nakasara na ito, di, may tubig na ano, maraming isda.
Mayroong mga tao na nangingisda rito. Tapos nawawala, hindi nakauwi. Tapos maiwan, may yung mga tsinilas, damit. Kaya pinagbawal na yata nila nung yung ano, mangingisda dito, lalo na pag nag-iisa. Pinagbawal na talaga. Katulad din doon sa ano, sa Bayungan Dam, maraming nawawala ng mga tao. Ngayon, yung mag-ama, namimingwit. Mayroong ano, kumagat doon sa bingwit. Hindi naman umano yung tata niya. Nilusob ngayon ng ano, sinisid ng anak. Nakita ng anak, mayroong malaking ahas doon, nakapulupot sa ilalim, pinulupotan yung kanyang ama. Mayroon palang malaking ahas. Sabi-sabi nila, yung ahas daw yun, yung nasa yungib nakatira. Tapos, nag-submerge siya, nag-adapt sa paligid, natubuan ng parang ano ba, parang paa, apat na paa, nag-evolve. Kaya pati yung si Dudong Ahas, yung nagpapaaway ng dalawang kobra, yung mga king kobra, yung banakon, hindi niya daw niya kaya yon kasi yung mga banakon na yon nag-evolve ba. Nag-adapt sa kalikasan, natubuan ng ano, natubuan ng paa at saka palikpik, nasa ilalim na ng tubig, yon ang nangangain ng mga tao, pinagbawal na doon. Pati rin ito dito. Kung wala laking dam, wala nang, bawal na yung ano. May mga piskits no, ngayon, wala na. Kasi mayroon man sila mga ano, yung physical witness ba na nakakita talaga ng mga ganun na mayroon na mga halimaw nakatira sa ilalim. Siguro, mga alaga ng mga masasamang espiritu, kasi mahilig man itong taga amin, maniwal ng mga inkanto. Yung mga not allied hours, yung mga lalang na hindi nakikita, yung mga sumapi kay Satanas nung nag-rebuild sila sa Panginoon doon sa langit at winalis sila ng Panginoon, kaya kasapi yan sila eh. Mga masasamang espiritu yan. Ganon ang nangyari dito. So ganon lang, may kwento ko rito sa inyo sa Sikatuna Dam. Pupunta naman tayo doon sa ibang araw na lang siguro. Pupunta tayo sa Bayungan Dam, Pilar Dam, Mother Dam at saka Kapayas Dam. So out muna tayo. Salamat. Mag-subscribe kayo. Paki-subscribe at paki-like. Please, sa Bulan ng Sano. Thank you. So ayan o, bumili si Sano Baning ng Pakwan o Termilon. So galing kami doon sa Sikatuna Dam. So mainit ang panahon. So naisipan namin na bumili ng ano, pakwan. Ano yung binili namin? Slice lang. Kasi hindi namin alam. Hindi ko alam kung magkano yung isang piraso ng pakwan. Siguro ano, parang kiluhan yung ano, bilihan yan. So bumili siya ng may slice. So, ito yung taniman, mga taniman sa kahan dito. Ayan. So ito yung mga sakahan na sinusuplayan ng irrigation. O pag mainit ang panahon at walang tanim na palay, so nagtatanim ang mga tao dito ng pakwan. At I noticed that watermelon, kung hindi na tag-init yung ano na ba, tag-ulan na, hindi na, parang hindi na masarap, hindi na siya masadong matamis yung ang katas ng pakwan, parang matabang na. So yun lang, yun ang napansin ko. Siguro hindi ko alam yan, siguro yung natural o baka dito sa aming Balin Nan Sano uri ng lupa. So, pag-comment nyo lang down below kung ano bang dahilan yan o natural lang ba yan niya kapag tag-ulan na hindi na matamis yung... Like, comment, subscribe, follow!